So, what's up sa inyo? Kamusta kayo? And again, ang pag-usapan natin dito is about ulit sa law or batas. And ayun nga, ang pag-usapan natin is yung adultery and concubinage. Yung difference nila and kung paano nako-commit, sino nagko-commit, what is the penalty imposable, and siguro pag-usapan na rin natin yung kung may lusot nga ba. So again, I'm Jeric Obamos, registered criminologist from the University of Manila, batch 2018. And yun, gusto ko lang i-share itong onting knowledge ko, and correct me if I'm wrong. So ayan, mag-start na tayo. Ang unang gusto kong i-share sa inyo is adultery. So sino nga ba nagko-commit ng adultery? Ang nagko-commit ng adultery is yung babae na may legal na asawa at yung lalaking kabit na alam niya na may legal na asawa si babae. So ito, dito pumapasok yung tinatawag nating sexual intercourse. So ayun, kailangan may sexual intercourse sila, and kailangan alam ni lalaki or ni paramour, ang tawag sa lalaking kabit ng babaeng may legal na asawa is paramour. So kailangan alam ni paramour na merong legal na asawa si babae para maging liable sila sa tinatawag nating private crime na adultery. So adultery and concubinage, tinatawag silang private crime kasi offended party can file a case. Doon na commit yung tinatawag nating adultery. Then paano nga ba malulusutan? For example, si lalaki hindi niya alam na may legal na asawa si babae. So pwedeng lusot, pero kailangan mapatunayan to sa batas, dahil alam naman natin na ang batas natin is here before it condemns, 'di ba? Sabi nga nila. So kailangan mapatunayan mo sa batas, maipaliwanag mo mabuti sa batas na hindi mo alam na si babae na kinakasama mo ay may legal na asawa. So ayan ang lusot. So the second one is concubinage. Ang pag-usapan natin is concubinage naman. So sa concubinage, masyadong technical. Dito ang kailangan natin is si lalaki na may legal na asawa at si babae nakabit ni lalaki na may legal na asawa. So si babae nakabit ng lalaki na may legal na asawa, ang tawag sa kanya is concubine. So ayun, maganda pa ang gan, pero sa katotohanan masakit. So ayun, nakakasira sila ng family. In reality talagang magulo yung ganitong sitwasyon. So ayun, kabit siya ng lalaking may legal na asawa, si concubine. So si concubine, kailangan para makomit yung tinatawag nating concubinage, kailangan si concubine dinala ni lalaking may legal na asawa dun sa bahay nila ng legal niyang asawa. So kailangan dun sila magkaroon ng sexual intercourse. Pero isa to sa lusot. Pero kung si lalaki na may legal na asawa, dadali niya lang sa mga hotels, motels, or mga parang other room, ganun. Doon lang sila magkakaroon ng sexual intercourse, and once a week, mga ganun, twice a week, hindi siya papasok sa tinatawag nating concubinage. May possibility na pwede natin silang kasuhan, or pwede natin siyang kasuhan under Republic Act 9262, or yung Violence Against Women and Their Children. So, doon siya papasok. Siguro hindi siya papasok talaga sa concubinage. So ayun, the second one is yung si lalaki na may legal na asawa ay tinuturing niyang asawa si concubine. So for example, may apartment diyan kayo nagsama, ganto ganyan. So doon pumapasok na tinuturing mo na nga siyang asawa. So pangatlo, ito medyo malala, medyo ito talaga yung mga minsan nangyayari in reality. So dito is yung, actually nangyari naman sila lahat, pero mas madalas ata feeling ko yung ganito, yung sexual intercourse in scandalous manner. Parang doesn't mean na nagkakaroon sila ng sexual intercourse sa public. Ang sinasabi rito na sexual intercourse in scandalous manner, dito pumapasok yung public ridicule, parang pagpapahiya, parang ganon, nahihiya. Parang kahihiyan, parang ganun. Kasi for example, si lalaki na may legal na asawa and si concubine, nagsama sila for example sa barangay 11131. For example, sa barangay 11131, meron doon isang apartment, doon kayo tumira, and alam nung mga taga-barangay na meron kang legal na asawa, pumapasok doon yung tinatawag nating sexual intercourse in scandalous manner. So, ano nga ba yung lusot? So, eto pwede ito maging lusot sa adultery and concubinage. So, for example, the number one is, dito kasi sa concubinage, alam ni babae na may legal na asawa si lalaki. Alam niya, kasi first of all, dinala siya dun sa bahay na legal ng asawa. And the second one is, nagtatago sila dun sa legal ng asawa. And alam niya mismo. So, ang susunod is yung mga lusot nga na pwede natin. So, dalawa. Actually, tatlo nga. Kasi first, yung hindi mo alam
na may legal, sa adultery hindi mo alam na may legal na asawa si babae, and sa concubinage naman is yung hindi kayo nag-sexual intercourse dun sa dwelling ng legal niyang asawa or dun sa bahay nila. So ayun, yung sunod is yung tinatawag nating consent. Binigyan mo ng karapatan or binigyan mo ng consent yung asawa mo, it's either yung asawa mong lalaki or ikaw lalaki, binigyan mo ng consent si babae na maghanap na ng asawang iba. So dito sa consent, hindi naman sinasabi ng batas na kailangan ng private documents or public documents, pero mas maganda na may documents, kasi baka i-deny nila. Syempre mas maganda na ready ka, kasi ang documents is one of the important or kinds of evidence ang documents. So ayun, the third one is yung pardon of offended party. So kailangan both party patawarin niya. For example, yung nag-commit ng concubinage, kailangan si husband and si concubine patawarin ni legal wife. So ayun, dun pumapasok yung tinatawag nating pardon. So ano nga ba yung imposable penalty sa kanila? Sa concubinage muna. First, sa concubinage, si lalaki na nag-commit ng concubinage, which is yung may legal na asawa, ang imposable penalty sa kanya is 6 months, 1 day to 4 years. Okay? So, si lalaki naman, si babae naman na nag-commit ng tinatawag nating adultery, ang imposable penalty sa kanya is sa kanila, actually sa kanilang both party. Kasi sa concubinage, again, sa concubinage, ang imposable penalty sa lalaki na nag-commit ng concubinage is 6 months, 1 day to 4 years. Okay, tapos yung babae naman na nag-commit or yung si concubine, ang imposable penalty sa kanya is destiero. Kumbaga banishment, ipapatapon lang siya sa lugar na 25, not less than 25 and not more than 250 kilometers. So, ilalayo lang siya para din sa safety niya. And sa adultery naman, ang imposable penalty sa adultery is sa lalaki tsaka sa babae na nag-commit ng adultery, ang imposable penalty sa kanila is 6 months, 1 day to 6 years. Okay? So, medyo matagal, mas matagal sa kanila kasi ang babae, it is a matter of fact. I mean, si babae, pag nabuntis, alam niyang kanya yon. Alam niya kung sino yung tatay, alam niyang kanya yon. Pero si lalaki, hindi niya alam kung kanya nga ba yung dinadala ng babae. So, yan yung tinitignan ng batas. So, tinitimbang ng batas kung ano yung nararapat na penalty para sa mga nagko-commit ng mga crime. So again, ang adultery and concubinage, it is a private crime. So punta naman tayo sa exempting under Article 247 of Revised Penal Code, which is yung exempting circumstances nga or almost mitigating circumstances. Ang sinasabi rito is for example, hinahanap kasi rito is yung element of surprise. Actually, hindi lang ito ginagamit sa adultery and concubinage. Pwede to gamitin sa less than 18 years of age mo na anak na babae. And ayun nga, for example, punta tayo sa adultery and concubinage na lang. Sa adultery, for example, si babae and yung paramour, nakita mo, for example, sa dwelling nyo or sa, kasi sa adultery, kahit sa motels basta nagkaroon ng sexual intercourse. For example, nakita mo sa bahay nyo na lang na nagkakaroon ng sexual intercourse si legal wife mo or yung asawa mo and si paramour. Ngayon nakita mo sila in sexual position or nakita mo sila or nahuli mo caught in the act or in flagrante delicto na tinatawag natin. Nakita mo sila na nagse-sexual intercourse tapos na nangyari, napatay mo yung asawa mo. Napatay mo, sobrang galit mo, sobrang inis mo, napatay mo yung asawa mo. Ngayon na napatay mo yung asawa mo, ang tawag doon is parricide. Pero ang imposable penalty sa'yo is destiero rin. So, vice versa rin, ganun din. Pag si babae naman, si legal wife, nakita niya si lalaki or yung asawa niya na merong sexual intercourse or merong nakita na hindi ka nais-nais. So, kailangan sexual intercourse, hindi pwedeng yung naglalakad lang sa mall, magka-holding hands, pinatay mo, hindi pwede yun. So, kailangan mapatunayan natin dito yung tinatawag nating sexual intercourse and element of surprise, one of the important requisites para masabi natin na under Article 247 nga siya ng Revised Penal Code. So, siguro ang ganda na lang, and ayun lang muna yung pag-uusapan natin, medyo mainit. And yun lang, God bless, and kung may mali man or nasabi man ako na hindi tama, correct me if I'm wrong. And ayun, share ko lang yung knowledge na meron ako about sa adultery and concubinage. I hope marami pa tayong batas na mapag-usapan, and comment down below kung ano yung gusto nyong pag-usapan nating batas. So yun lang,
God bless and maraming maraming salamat sa inyo.